to defend them now under the principalities and powers in heavenly places, might be known by the church the manifold wisdom of God. According to the eternal purpose which He had purposed in Christ Jesus our Lord. Sabay-sabay. In whom we have boldness and access with confidence by the faith of Him. Let's pray, Lord. Maraming salamat. Yung mga salita, Panginoon, na muli aming pagbubulay-bulayan, na aralin, Panginoon, para nawa kami po ay maging kalugod-lugod sa inyo. This time, Panginoon, boldness na tinatawag dito, Panginoon, confidence sa inyo, Panginoon, sa inyong salita, sa inyong gawain. I pray, Panginoon, kayo po ay kikilos at handa niyo po ang puso't isipan, kausapin niyo ang bawat isa, pagpalain sa inyong mga salita. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, makapun na po. Ayun, naalala ko lang. No? Sa construction pala sila. Construction po kayo. Si yung tatay din kasi na yan, no? Sa construction din. Kaya naghahanap tayo ng tao ba, di ba? Kaya, yan. Pray nyo lang. Next year na daw eh. May guhit na. Na. May plano na. May pera na lang. Okay. Nag-pray natin. Meron naman yan eh. Ha? Naghahanap ba dyan? Baka ano? Pero next year pa, ha? Mag-pray natin matuloy. Pero tuloy naman ba, di ba? Tuloy naman eh. Hinihintay na lang yung pera. Ano yun? Hindi, mayroon yan. Pondo yan. Yung mga kuya ni Brad nasa US yan eh. Mag-pray natin kasi maraming magkakatabaho, maraming makatulungan. At, ayan, mag-usapan natin ha. Eh, sabi mo kanina ba dyan? So, sa, ano kami? Sunday morning, Sunday afternoon, and then Thursday afternoon. Meron kami. So, konti risado si Bud eh. Salamat. Ano ba gusto kong sabihin? So, yan. So, ngayon, pag-aaralan natin, title po nito is Boldness in the Faith. Boldness in the Faith. Sa Tagalog po, ang pinagsinabing bold is hindi lang, ano ha, hindi lang matapang, talagang matapang. Okay? Kaya subtitle natin, True Confidence is Needed in the Ministry. So, kaya para tayo maging matapang. Kasi sa ministry, actually, naisip ko lang ito nga kay Christine. Pinapansin ko tumawa ito, salamat, sumasama sa soul winning. Kasi masyadong mahihain. Minsan, tinatanong ko lang, anong gusto mo mga ano, paglaki mo? Diba? Yung mga bata, salamat yung mga hindi mayabang. Kaso, minsan kailangan din natin ng confidence. Amen? Pag-aaral natin ngayong umaga, kung ano yung dapat, ano yung meron pag may confidence ka, ano yung magagawa mo, at bakit tayo dapat may confidence. Para po, especially sa mga bata, kasi ako po ay nabanggit nyo, diba? Nabanggit ni Pastor kanina last week. Diba? Yung sinabi ko sa inyo na, yan, si Pastor Ace, hindi ko yan, alam naman, kasi tahimik yan eh. Diba? Lala niyo yun. Hindi ibig sabihin tahimik ka ngayon, tahimik ka na forever. Amen? At maganda ka hindi madaldal. Kaso maganda rin yung pag kailangan mo dumaldal, paano? Diba? Kailangan mo magturo. Nanay ka, kunwari, maihiya ka ba sa anak mo? Kunwari, makapahamak na yung anak mo. Ay, yung anak ko, nagtitiktok. Ano sabihin ko? Sige, bahala lang sila. Ako, katrabaho lang ako dito. Hindi ganun. Yung ibang may kilala ito, sina kahit na paano, protective din yung magulang nito eh. Mga bata to, babae pa, tapos, hindi ko alam kung nasaan, di ba? Kaya, galit yung nanay nyo pag di kayo makita. Kasi ano nga, di pinayagan eh. So, kasi, pag nanay ka, tatay ka, yung anak mo ngayon, lalaki din yan, pag hindi yan tumalino, para mga babae, kawawa yan sa buhay. So, kaya dito sa church, kumpleto tayo dito. Kasi sinasabi sa mga bata, tatalino ka na. At pag matalino ka na, sa palagay mo, hihiya-hiya ka pa. Pag matalino, alam mo gagawin mo sa buhay mo. Anyway, buta mo tayo sa definition. Sabi sa Webster, sabi din sa confidence. Pag sinabing confidence, a feeling of consciousness of one's powers. Alam mo, malakas ka. Kaya yung mga, madalas, yung mga mayabang, sabi natin, may mga ano rin yan, may kalakasan din, matalino, kasi mayabang. Hindi lahat, ha? Pero again, pag talino kasi, iba-ibang part yan, hindi naman siya matalino ka sa math, magaling ka na rin sa humanities, mga ganun.
So, ingat kayo. Sa bagay dito, wala naman akong alam. Matalino daw itong magkapatid eh. Dito, magpinsan. Pero kaya dapat, makontrol yan, pakontrol yun sa Diyos. Amen? Sino malakas nito? Si Daddy. Malakas to eh. Dapat, pakontrol sa Diyos. Amen? Sino pang malakas dito? Ito si Bud, mukhang malakas eh. Ako dati, malakas din ako dati. Nung bata ako, mamili, sabi nga Stephen eh. Yung ganyang edad ko, every Saturday, gigising kayo maaga, jogging na kami noon, push up, basket, hindi ako masyado na sa basketball, pero maganda rin yan. Ano ginagawa namin? Taekwondo pa kami noon. Ito nga, gusto mong taekwondo, sabi ko, mag-play nyo lang. Pag nagkaroon tayo ng rubber dito, sige. Diba ako? So, okay yan, na, pero yung confidence mo dapat, yan, katulad na naman, taekwondo, wala, magaling ka. Lahat na, titingnan mo na masama, ganun ba yun? So, maganda yung mayroon kang alam. Pero ilagay mo sa lugar, amen? Sabi dito, number two, faith or belief that one will act in a right, proper, and effective way. Kasi pag confident ka, ito, salamat sa ano, ipapakasalan mo. Ah, sigurado ako, itong papakasalan ko, hindi ako iwanan, di ba? Hindi ako gugulpihin. Confidence yun, di ba? Kaya paano mo magkakaroon ng confidence? Mga bata, alamin mo, may matalino ka. Kaya nga, inag-aaralan natin yan. Ano ba? Last eh, sabi ito, the quality or state of being certain, sigurado ka. Bakit ka may confidence, sigurado ka. Ngayon, yung boldness, ibang level pa yung boldness. Pag confidence, alam mo tama yan, may tiwala ka sa sarili mo, o sa ibang tao, sa Diyos. Pag sinabing boldness, ibang level to. Sabi dito, fearless before danger. Sigurado ka na, kunwari, yan, soul winning. Alam mo, ganito ni Pastor na naman, di ba, last week? Ay, nakbayan daw niya yung malaki. Ganun yan, pag mong soul winning ka, ilalo daw doon sa Bulelang. Hindi ko nga alam kung saan yun eh. Eh ako naman, sabi nga sa inyo kasi hindi namin nag-share sa Lasing. Ay, Lasing yan eh. Mahirap yan. Pero anyway, alam mo na pwede kang kaasaran, kagalitan, magulpe. Pero pag wala kang takot, tuloy ka pa rin. Amen? Ganun sa gera. Sa gera, uso rin yung Taliban ngayon, di ba? Sigurado na, ano nyo na yan, nabalitaan nyo na yan. Ang ginawa ng US dyan, tinulungan nila. Parang ano, lahat naman halos tinulungan ng US eh. Pilipinas, yung China, yung Japan, Korea, lahat dyan, tinulungan ng US. Ang problema sa Taliban, sa Afghanistan, meron silang kalaban na nagtatago sa bundok na hindi nila maubos. Anyway, tinulungan nila for 20 years, binigyan nila ng armas, kapag sumugod ulit siya, barilin nyo, ha? Meron silang Air Force, meron silang kompleto sila. Nung sinugod sila, hindi na sila lumaban. Ano nangyari? Sa pagpukutusan siguro ng mga yun, no? Hindi ko alam. Siguro, ano na yun? Inside job na rin. Nang magkakasundo yung mga yun, eh. Mga loko-loko yan kasi mga Islam, eh. Pero pag ganun, bayan mo yung pinaglalaban nyo, anong dami pinatay sa kanila ngayon? So, kung lumaban ka na lang, at least kung mapatay ka, lumalaban ka, di ba? Nakakabisit yung ganun eh. Ngayon, mga pastor din ngayon, mga iba, takot na rin eh. Hindi na gusto winning, kasi baka yan, na nagkaroon ng bias, di mo lang tinanong sa Diyos. Lord, huminto daw kami mag-church, sabi nung ano namin, yung presidente namin, maka-Diyos. Maka-Diyos ba si Duterte? Natakot na, sige, huwag na, online tayo, hanggang ngayon, iba, online pa rin. Pag sinabing bold, wala kang takot. Eh, di ba, pastor, may naman taong walang takot. Actually, wala. Pero, sabi nga nila, courage is... Ang sabi doon, basta parang kahit takot ka, go ka pa rin. Hindi, wala naman pwedeng walang takot. Eh, katulad nga nga ng Taliban, eh. Lulusubing kayo. Eh, kaso, mas marami nga kayong armas, eh. Hindi na sila pumutok, eh. Nakakasa, oh. Eh, sabi ito, last is, sabi ito, showing or requiring a fearless, daring spirit. Okay? Katulad yan, sabi sa preaching. Kaya, ang daming takot ngayon magsalita, mga pasto. Kahit sino pa yan, takot magsalita ng tama. Ito yung sinabi na salita ng Diyos, yung mga bakla, kadumal-dumal yan sa Diyos. Hindi nila sabihin yun. Bakit? Kasi ngayon, uso na yung mga bakla eh. Pati sa Hollywood, bakla. Sa Kongreso, bakla.
Pag sinabi kong galit ang Diyos sa bakla, baka magalit sila sa akin. So what? Di ba? So kailangan ng boldness sa ministry kasi nga, nabanggit natin last time, para tayong mga sundalo. Pag ang sundalo, hindi lumalaban, walang silbi. Ba't ka pa binigyan ng baril? Di mo pala ipuputok. Di ba? So lalo sa ministry natin, ginagawan pa na natin, sinong kalaban natin? Demonyo. Kalaban natin, mga kampo ng demonyo, yan yan, mga makabundo, even yung mga Kristiyano minsan ha, mga Kristiyano na yan, ligtas yan, pero dahil karnal sila, takot sila, salip na lumaban tayo sila, kasama natin, tayo kakalabanin yan. So napakarami natin kalaman, dapat tayo maging masipag tsaka matapang. Amen? Kaya, kahit babae, babae ako, basta eh. At least may certain level of, di ba? Kung hindi mo talaga kaya, panalangin mo sa Diyos, pero palabang ka pa rin, at least sa salita, at least sa utak, at least yung church mo, Panginoon, nagbabawalan ako, may virus daw eh. Di sana nag-provide ang Diyos para sa atin ng kung sakaling may virus, wala muna ang church. Walang hinabi ganun sa Bible. Kasi sinabi nung early pala, nung 2000, last year, sabi ba naman ng mga Kristiyano takot, sabi, nasa Bible naman yung quarantine eh. Diba, nabanggit ko sa inyo last time, talaga sinabihan ako, yabang mo naman. Huwag kang mayabang, eh, takot kami, bakit ba? Nasa Bible yan, quarantine eh. Nasaan? Leviticus, o, di binasa ko. Ang quarantine doon, yung may sakit, hindi yung malusog. Yung malusog, tuloy-tuloy sila sa buhay nila, syempre. Pag nagkasakit sila, sila yung magka-quarantine. Pag, yung alam mo na, yung kasi may mga sakit kahit dati pa, isakit na, ginagamit lagi ng Diyos yan. Parusa, ay minsan, pagsubok. Okay? So sila, pag nagkaroon sila ng ketong, ng mga nakakahawang sakit, mga kurikong, hindi ko alam, hindi ko abisado eh. Ginasabi sa kanila, mag-quarantine ka, 7 days, and then, titingnan, 7 days another, depende. Okay? Ito mga Kristiyanong takot, sabi ba naman, oh, lahat tayong quarantine. Huwag na tayong lumabas. Ba't ko sabi? So, hindi tayo dapat gano'n. Amen? So, ngayon, aralin natin why should we have boldness in the faith? At saka ano yung gagawin natin? Ano yung ma-accomplish natin pag tayo ay matapang? Lalo sa bagay na tama, no? So, basahin mo natin mga, ano, mga verses na kung saan positive po ang boldness, ha? Sa, ano, hindi yung tapang mo, pangit yan. Hindi. Pag sa tamang bagay ka matapang, okay yun. Amen? So sabi sa Ecclesiastes, ngayon ito isa-isa. Basa nga po, ready, go. Who is as the wise man, and who knoweth the interpretation of a thing? A man's wisdom maketh his face to shine, and the boldness of his face shall be revealed. Okay, so ganito daw po yan. Ano yung boldness daw? Positive or negative? Positive yan kasi kinumpara siya sa isang matalinong tao, di ba? Pagsa nabanggit ko kanina sa inyo, pag ako, kunwari, hindi ko alam pag sasabihin ko dito, di ba? Takot ako. Kaya yung ibang preacher, ganun din. Kunwari, Catholic priest ka, mayiging matapang ka ba, harap ka ba sa baptist? Hindi ka nga ligtas eh. So takot yan mga yan sa atin, alam nyo ba yun? Kahit sa mga iglesia ni Manalo, lahat po yan. Hindi lang tayo maingay sa labas. Pero actually maingay din tayo. Pero lalo ngayon, technology tayo. Kaya nasa YouTube po tayo, nasa Facebook. Okay? Kasi para yung baka may naghahanap din dyan, ang katotohanan, di ba? So para, by the way, kahit dati pa, alam na ng tao ano yung stand ng Baptist. Yung nga, sa Pilipinas kasi, konti pa eh. Kaya kahit ako, no, naging Baptist ako, hindi ko alam yung Baptist. Na-share lang sa, ano yun? Pero alam ko yung iglesia ni Manalo, alam ko yan. Alam ko yung mga Seven Day, mga iglesia ni Batman, saksi ni Robin, narinig ko at least. Kasi binabanggit din ng pari nung sa amin eh. Ganun ang tawag nila dyan eh. Yung Baptist, hindi ko alam. So, pero, kaya na-impress ako dito sa mga Baptist, hindi napakagaling. Pero, alam nila yung Bible. Alam nila, ligtas sila.
Diba? Kasi sabi ko sa mga bata, pag alam mo, yung tama, aral ka, natuhuan ka. Diba? Hindi ko yung, ay, soul winning tayo. Naku, kakahiya, kakatukin mo yung bahay nila. Walang nakahiya dyan. Alam natin yung dala natin, amen? Wala tayong masamang balak sa kanila, lahat mabuti. So, kung di nila tayo tanggapin, eh di ba, bye? Hindi nila alam kung ano yung tinanggihan nila, di ba? Pero magalang tayo, alis tayo doon, next house. Okay? So, sabi dito, pag matalino ka daw, alam mo yung interpretation ng mga bagay-bagay. At yung mukha mo daw, sino makintabang mukha dito? Naglagay ako ng kaninang konting ano, kasi makintabangan ako eh. Hindi na ibig sabihin yan, ha? Ibig sabihin yan, di ba, yung kaya matalinong batang, sarap kausapin eh. Alam nilang paano sumagot. Yung mga batang medyo mahiyain, inakausap mo na nga, di ba, mahiyain, hindi maganda yon. Kaya maganda yan, madidevelop naman kayo pag na-expose kayo sa salita ng Diyos. Amen? Amen. May pag-communicate kayo, basta, hindi na may papahiyain yung basta eh. Di ba, si Chelsea Gapon, katabi ko sa sakyan eh. Kaya inakausap-usap ko, inaantok na kasi ako. Mabangga kami. At least, kumasagot naman to. So, sagot kayo ha, hindi namin kagagawa ng masama. Pero sa, yun, matalino kasi yung bata. So, kaya kung di pa matalino ngayon, magpatalino ka, di ba? Hindi yung puro kalokohan kasi pinag-uusapan mo, kaya wala kang confidence sa sarili mo. Kaya sabi dito, why a man's wisdom make it his face to shine, and the boldness of his face shall be changed. Ngayon, ikaw ay nahiyain, pero pag tumalino ka daw, positive yan, amen? Hindi, magiging bold ka. Sa Acts 4. Dami to eh. Sabi dyan, kayo muna ulit. Ready, go. Now when they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marveled, and they took knowledge of them, that they had been with Jesus. Okay, so ano nangyari dyan? So si Pedro, si John, mga disipulo, napansin niyo ba, hindi pinili ni Jesus yung mga doktor, tulad ni Gamaliel, yung mga Sanhedrin, hindi niya pinili yung pinili niya, mangisda. Mangisda, ang dami mangisda sa 12 apostles, di ba? May tax collector. Si Jesus ay carpintero. Ano pa ba? Si Simon the Zealot, di ko alam kung ano yun. Siguro, mga ano, aktivista yun eh. Sino ba? Basta yun. Si Paul, tent maker. Alam nyo ba, ito may yabang to, kaya itong mga, kaya marami naluloko itong DOH, di ba, anong ginagawa nila, tsaka World Health. Kasi itong mga experts, nako, paano hindi ka maniniwala? Ang dami nakadikit sa pangalan, di ba? Alam mo naman talaga, expert. Hindi lang sila ang expert. Kahit po sa company, ganyan yan. Di ba? Ito, nag-aral kung saan. Minsan kahit mali na yung sinasabi, mali na yung ginagawa. Pero dahil ang dami nakatat sa pangalan niya, eh, tama yan. Kahit ang dami nalugay. Ganyan yung... Maniwala kayo. Si Pedro tsaka si lahat ng mga disipulo, kayo mismo. Sa palagi niyo, bakit kayo tinuturuan? Ronel, ba't kinatsaga ka namin dito? Pastor dito, aral-aral ng Bible, aralin ko pa to, tuturo ko pa sa inyo. Next week ulit! Kapalagay nyo ba, wala akong tiwala sa inyo na hindi nyo magagawa yung ministry? O may tiwala ako sa inyo? Meron, di ba? Kasi ang Panginoong Jesus, mga pinagkatiwala yung making isda eh. Making isda, walang alam niya kung di ang isda. Pero alam din ng Panginoon, dahil mas matalino siya sa lahat eh. Ang mga workers pala, di ba, pag natuto yan, naturuan mo, kahit walang doctorate yan, hindi mo kailangan maging doctorate para mag-preach. Amen? Especially sa ministry, mag-soul winning. Kailangan mo ba mag-doctor para mag-soul winning? Kailangan mo lang alam yung basics, tapos later on, nagtatapat ka sa Diyos, nag-church ka, nangikinig ka, nagbabasa ka ng salita ng Diyos, tatalino ka at least kung sa kailangan mo lang. Yun yung lagi sinasabi sa mga ano, kahit may mga intimidator na nagtatanong, alam mo ba lahat? Kasi pag minsan, nag-share ka sa Facebook, di ba? Yabang nito. Ligtas ka? Alam mo ba lahat? Sinabi ko bang alam mo lahat? Di naman eh. Nalagi ko sabihin, sapat lang yung alam ko. Amen? Ganun yun. At lang ang alam mo, laging sapat. Kasi nga, kung
ito lang yung alam mo, hindi ka naman yayabang ng ganun, di ba? Tayo, nag-soul winning tayo, alam natin yung kaligtasan. Pag tinanong na tayo kung sino yung mga, kung saan nanggaling yung King James, ano lahat ng mga codex na yan, wala kinalaman sa kaligtasan, pwede ba next time na lang? Ganon, amen? Tutulo ka ng mga bata, graduate ka ba ng ano, kung saan yan? Asad ako dito sa pinapakinggan nila, no? Magaling eh, mga Amerikano. Graduate ng basta yung pagtuturo sa bata, magaling talaga. Kaso, makikita kong galing ah. Sige, panood lang kami, nood. Bandang huli, may kasamang ano, tomboy. Ay, kung patay tayo dito. Nagtuturo sa bata, tomboy. Sabi ko, blin ako nga eh. Pero hindi ko alam, ba't ngayon tumatakbo pa rin? Huwag yun ang pakinggan yun ah. Kasi bata ka, nakikita mo tomboy. Sabihin yun, okay lang pala yung tomboy. Diba? Bakla, tomboy, hindi okay yun. So, hinahanap ko rin para, ano, magaling talaga. Kaso, talagang ano sila dun eh. Mga tagahanga nila, ganun din. Salamat at mga ina-accept nyo lahat dito, pati bakla, pati ano. Nako, sabi ko, patay tayo. So, yun yung sabi ko, no, matalino ka sa ibang bagay, pero yung importanteng bagay, di mo naintindihan. Amen? Kaya, ito po ay sabi dito, kaya sila bold. Kasi sabi dito, maganda tong, itong verse lang na to. So, muna, sabi dyan, bakit sila bold? Kasi, una, hindi naman sila doktor. Pero sabi dito, yung pagiging unlearned and ignorant nila, actually, hindi sila ignorant and unlearned. Sa palagay lang ng iba. Sa palagay ng iba, kukumpara sila sa ibang tao nagsasalita sa public. Magagaling po yung mga nagsasalita in public. Pero kaya pag kinumpara mo si Pedro saka si Juan, ignorante ito. Pero ito maganda. Nagtanong sila kasi namangha sila. Ang galing magsalita eh. Paano gumaling magsalita yung mga taong fisherman? Ayan, kausap lang niya yung mga kapwa nila fisherman tsaka mga isda. Sabi kaya, they took knowledge of them and they, that they had been with Jesus. Ganun pala yun. Pag ikaw pala, kasama mo, nakasama mo si Jesus, kilala mo si Jesus, kaulayan mo si Jesus, yung salita niya, ano mangyari sa'yo? Kasi pag fisherman kaya, natrabaho mo, di ba? Alam mo, mag-doktor ka pa, di ba? Nagtrabaho ka lang, tapos kakain ka na eh. Pero pwede ka palang gamitin ng Diyos. Amen? Amen. Kaya dapat, number, wala pa tayo sa points eh. Ano lang to, kung gusto mo maging bold, pananampalataya, dapat kaulayan mo lagi salita ng Diyos. Amen? Kilalanin mo si Jesus. Number 3, wala pa tayo sa points, paabutin ko na lang ito mamayang hapon para pumunta ba si na Christine? Para sa kanya to kamo, sabihin mo. Hindi. Para sa lahat naman to. Ito, sabi dito sa Acts 4.29. Okay, basa po ulit. Ready, go. And now, Lord, behold their threatenings, and grant unto thy servants that with all boldness they may speak. Okay, so ito po yung nag-pray sila kasi nga sila ay tinuusig na. Sabi nila, Lord, pwede ba? Siyempre, samahan nyo kami. Yan ang lagi ng panalangin, di ba? Napansin nyo ba? Lord, samahan nyo kami, protektahan nyo kami. Pero isa sa mga prayer natin dapat that we may have boldness. Amen? Kasi ang hirap makinig sa isang tao nga, katulad yan, mga pare, kaya ko, nakikinig kayo dyan sa mga yan. Dati, katulad kami. Hindi ka nakikinig kasi parang di rin niya, ito saan sa pinagsasabi niya eh. Di ba? Ganon din yung mga igle. Si Soriano, medyo okay magsalita, kaso mali rin. So, kaya, alam nyo ba, kaya magandang pakinggan yung mga preacher na confidence sa sinasabi niya. Ganun din, soul winner ka. Tapos para kang ano lang. Alam mo ba? Dapat sigurado ka sinasabi mo ha, yung mga soul winner. Hindi tayo makapahiya. Alam mo yung sinasabi mo. Okay, so wala pa tayo sa points. Pero sabi dito, panalangin nila maging bold sila kasi malalaman natin mamaya. 31. Ako naman. And when they had prayed, the place was shaken. So they were assembled together and they were filled with the Holy Ghost and they spake the word of God with boldness. Nandun na naman yung salita, di ba? So sila ay pinuspos ng banal na spirito at as a result, sila ay nagkaroon ng boldness. Ngayon, yung mga ibang tao, pinepeke ito. Amen? Nanonood kayo ng mga sila tumatay, nakapanood ng mga ano ba yan, yung kina
showbiz, yung tinetrain nila yung mga kapwa nila artista na gumaling umarte. Diba? Ngayon, badge of honor na sa kanila yun eh. Huwag iniisip mo, tinuturuan sila paano umarte. Inaasawang nila ako sa mga anak ko pag maarte. Sino bang maarte? So, pinepeke nila. So, hindi maganda yun, di ba? Yung boldness, hindi pinepeke. Kahit sa, ano, yun, lumalaban sa boxing. Pag tatapang ka talaga, nakakatakot ka, di ba? Pero pag pineke mo lang, ganyan-ganyan ka, tapos nasaktan ka na, tumatangbo ka na. Yari sa akin to, di ba? Alam nyo, yung boldness niyan yan, pinepeke. Kaya ang ganda nito, pag ikaw daw, sino daw yung matapang dito? Yung mga peke ba? Sino matapang? Yung puro kalokohan ng alam? Hindi. Yung mga pinuspos ng banal na spirito. Amen? Kaya yan, pag tayo nag-soul winning, hindi pwede yung kanina lang, anong pinaggagawa mo, tapos ngayon mag-soul winning ka. Anong klase yun? Kung gusto nyo tumapang, filled with the Holy Ghost. Okay, ang dami ng points dito eh. 2 Corinthians 7:4. Ready? Basa po. Ready, go. Great is my boldness of speech toward you. Great is my glorying of you. I am filled with comfort. I am exceedingly joyful with all my tribulation. Okay, ito sinasabi ni Paul sa mga Corinthians. Okay, follow up letter niya. Pansinin nyo, yung boldness, pag sinabing boldness again, ay katapangan, di ba? Matapang siya. Kung alam niyo yung kwento ng Corinthians, talagang galit na galit siya sa 1 Corinthians. Kasi may mga loko-loko sa church mismo, may mga loko-loko. Merong nag-fornicate doon. Galit na galit si Paul. So ngayon, ganyan ang mga lingkod ng Diyos. Amen? Pag may nakikilang kasalanan, galit at matapang. Pero sabi dito, great is my glorying with you. Alam niyo, pag matapang ka, tapos nangyari yung dapat mangyari. Okay? Masaya ka, di ba? Pag sinabing glory, tagumpay, victory, comfort, ibig sabihin ng comfort is, matibay ka, tawag dito, matapang ka, parang ganito, strong. Pag sinabing fort, strong. And I am exceeding joyful. Masaya, amen? Sino gusto dito yung tatay nyo, takot sa inyo? Eh, gusto ko yung tatay ko, di ko pinapalo kasi takot sa akin tatay. Hindi ka masaya doon, di ba? Gusto mo yung tatay mo, tatay yan eh. Matapang yan. Yung tatay ko, mas matapang yung nanay ko eh. Diyan daw, marami na higing bakla dahil dyan. Pag nakita nila, yung tatay nila, takot. Nanay nila, mas matapang. May higing tomboy na yung mga gusto. Paglaki ko, ganun din ako. So, sinasabi ko dito, masaya ka pag may boldness. Kasi, yun ang tama. Kaya tayo, asal tayo pag pastor, hindi matapang yung ating presidente, lulusubi tayo ng China, o sige, suko na tayo. Visit na visit yung, kahit yung mga fans na Duterte nun, nung narinig yun, talagang bumaliktad eh. Loko-loko pala to eh. Hindi pa nga tayo lumalaban eh, talo na tayo, ganon. Visit, di ba? So, yung boldness, maganda yan. Amen. At nag-aatid yan ng victory, ng comfort, tsaka ng joy. Philippians 1:20. Mali ba ako? Philippians. Ako naman, sabi dito, according to my earnest expectation and my hope that is nothing, I shall be ashamed. Di ako naiiyak. But that with all boldness, as always, umatapang siya, lagi, at kagaya ng lagi. So now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or death. Intindihan nyo ba yun? Sabihin ito, si Paul, laban siya kung laban eh. Gidulpin na siya dati. Kailangan ko mag-preach doon. Sige, punta. May magalit sa akin, mapatay man ako. So, ang ganda ng ano, boldness. At ang boldness dapat hindi minsan lang. Sabi nga nila, yung sa mga bakla na naman, punta tayo sa mga bakla, sa US, kasi ang kabaklaan talaga, galit ang Diyos dyan. So may mga times sa 1950s, 1960s, yung mga Baptist pastor daw, matapang.
Diba? Sabi nung, so, bakla, kasi nga talaga nang masama yan, diba? Pero nung panahon natin ngayon, may kilala kami doon, isang matanda ng pastor eh. Kalimutan yung pangalan kasi hindi ko na inaalala kasi compromiser naman. Bandang huli, nag-sorry. Alam niyo mga bakla, sorry ah. Actually, mali kami. Sorry ah. Ano ba yung salita ng Diyos? Tama o mali? O eh, ba't ka mag-sorry? Amen? Kaya sabi dyan, ang boldness, dapat bold ka dati, bold ka ulit kayo. Kasi pinanggagalingan ng confidence mo, hindi naman na sisira, hindi naman na gagamali. Pag-Kristiyano ka, amen? 1 Timothy. Kayo naman ulit, ready, go. For they that have used the office of a deacon, let them place to themselves a good degree, and great boldness in the faith. Yan, so ganito po yan. Yung deacon, parang pastor din po yan. Mga tumutulong sa pastor, okay? O sabi dito, sinong gusto magpastor dito? Nakita nyo na, akala ko si Diana eh. Yan o. So bakit bihira yung pastor? Sabi ni pastor ha. Kasi nga mahirap eh. Kung madali yan, di ba? Lahat na gusto, di ba? Parang artista, di ba? Arti-arti ka lang, talagang, nakita nyo na yung ano, di ba? Pumipila sila doon, niloloko lang pala sila. Alam nyo ba yun? Sa ano ba yun? BBB, hindi ko makalimutan yung ano eh, yung bago yun. Starstruck, di ba? Niloloko pala sila. Alam nyo ba yun? Pili na yung mga kasali. Kaya, kaya sinasabi ako si Nano, di ba? Sabi, huwag siyang mahiyang bumalik ha. Para sa kanya yun, kaya ako sinabi yun. Pero mga anak, huwag na kayong mag-desire dyan, amen? Sabi ni Jonah, ako maganda rin ako eh. Hindi naganda yan. Naglolokohan sila dyan, amen? Mga kilala nila yan, tsaka mga, yung mga sold out sa kalokohan, yun ang pinipili nila. Ba't ba tayo napunta doon? Kasi, yan, kasi mga pastor, di ba? So, saan ka dapat maging matapang ngayon? Eh, mahirap maging pastor, di ba? Katulad niyan, nasaway ka ng ganyan. Ang hirap, di ba? Ba't ka dito ngayon blame? So, pag ikaw daw nagpastor, naging assistant ka ng pastor, maganda yan, amen? Pero, boldness in the faith, ibig sabihin, hindi ka yung katulad ng lang, ordinaryong member na attend minsan, minsan hindi. Pag deacon ka, pag pastor ka, antindi mo, di ba? At hindi ka matapang sa ibang bagay na sapakan tayo dyan. Hindi ganun. Napakailam dun eh. Pag pastor ka, ano ka eh. Hindi ka striker. Pero yung pananampalataya, doon ka naging bold. Yun ang tama, no? So tapusin na natin doon. Sabihin, maganda yung maging matapang sa tamang bagay, men. Mas matapang yung kilala ko, pulis eh. Baril yun, si pastor, wala eh. Eh, pwede rin ako. Mahal kasi yan, pero kakaroon din tayo niyan. Hindi. Hebrews 10. Tigisa tayo. May pambili kayo. Hebrews 10 na hindi masama yan kung may lisensya. Tsaka huwag mong kanina tututok. Ako naman, having therefore brethren boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus. Tapos tayo sa Thursday dito, di ba? Hebrews 10. Sabi dito, hindi ka takot sa Diyos. Bakit? Nanampalataya ka sa Kanya. Papasok ka doon sa holiest of all. Bawal. Bawal. Hindi ka banal, may kasalanan ka, pero pagligtas ka, pasok lang. Amen? Mag-pray kayo mamaya, ano, pray tayo sa Diyos na banal. Hindi ka may hiya. Pagligtas ka. And then last, 1 John. 1 John 4. Iba naman yung makapalamuka sa ibang bagay, ha? Iba yun. Hindi yung pinag-usapan natin. Makapalamuka ako, pupunta ako sa church, makikikain lang ako. Kasi hindi ako makikinig. Yun ang masama, di ba? Hindi ka makikinig, iingay ka pa. I'm boldness. I have boldness. Pangit yan. Anyway, 1 John 4:17. Kayo naman ulit, di ba? Ready, go. Amen. Because as he is, so are we in his
Okay, sinong matapang mamatay dito? Kala ko si Bud eh. Sinong matapang dito sa kamatayan, ha? Ligtas ba kayo? O, dapat din ay takot. Sabi dito, here is our love made perfect that we have boldness in the day of judgment. Darating yung day of judgment sa kamatayan, saka sa mismong white hole judgment. Hindi ka takot dun. Amen? Pagligtas ka. At, ligtas ka na, naglingkod ka sa Diyos, matapat ka. Diba? Hindi kaya sabihin, ay kapahiyain ako ng Diyos. Yung iba, ruler ako, janitor lang. Pag naglingkod ka sa Diyos, sinasabi dito, meron kang boldness. So pinakita ko lang yung mga verses na sinasabi dito na natin, naintindihan natin yung biblical boldness. Amen? Amen. Hindi yung yun nga, yung tigas lang ng mukha. Hindi ganun. So this time, dito tayo sa ating mga points. Okay, baka abutin lang natin isa, dalawa. Bakit dapat tayo may boldness sa pananampalataya? Anong nagagawa nito sa mga tao, sa atin? Tsaka sa church, tsaka sa ibang tao. So number one, sabi dito, if ye have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to you word. So alam na natin si Paul matapang. Ano nangyari? Dahil matapang siya, sinabi niya pa nga sa isang epistle niya, siya ngayon ay nakulong. So what? Sabi niya. Pero yung salita ng Diyos lalong kumalat. Diba? Kaya sabi dito, pag ikaw ay bold, sabi dito, number one, people would hear. Pag ikaw ay matapang, makakakinig yung ibang tao. Kasi pag takot ka na, sabi, oh, bawal dito ha. So, maraming bansa ngayon, bawal na mag-preach. Ganito, bawal. Ay mga ano doon. Pero sa Canada, medyo bawal na rin sa Canada doon eh. Pero may kilala tayo doon. Tapang. Kaya hinatak siya eh. Kinulong siya, pero nakalaya naman. Sabi dito, pag takot tayo, wala na. So, wala na mag-preach. Sino mag-preach? Pero tayo matapang, makikinig ng mga tao. Pag nakinig ng tao, maliligtas sila. Pag naligtas sila, ang Diyos ay mapupuri. Amen? At marami pa na namang maliligtas, masaya tayo. So, kaya huwag kayong takot. Amen? Amen? Sa tamang bagay naman eh. Sa tamang bagay. Hindi tayo rude. Amen? Hindi ako pupunta dyan. Mayroon akong baril dito, nakasaksak. Sinong hindi pupunta sa church dyan? Diba? Kaya pupunta ako dun. Wala, hindi tayo ganun. Pero sa tamang bagay, matapang tayo. Amen? Para makapakinig yung mga dapat makapakinig. Yung iba, kaya tayo nahadlangan maka-reach out kasi takot. Ay, huwag tayo dyan. Mga community ng mga Islam yan eh. Mga Muslim dyan, huwag tayo dyan. Para sila makakapakinig? Amen? Itong mga mayama, walang pakialam yan sa gospel. Para sila makapakinig? Papahiyain ka nyan. Kung takot ka na, wala na. Hindi na sila makapakinig. Amen? Ay, yung mga kamag-anak natin, mga sarado, kandado, katolik yan. Huwag nyo yung tinatakot ka na agad, di ba? Wala pa nga. So, hindi pwede. Ang tao hindi makakapanginig. Pag mga preacher, takot. Mga soul winner, takot. Number two. Sabi dito, which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles, the prophet of the Spirit. Sinasabi po ni Paul dito, kasi medyo malalim eh. Dahil kaya, pinapahayag yung gospel at after noon sila ay tinuturuan pa kasi para maintindihan nila. Kasi again, tayo pwede tayong mag-ingay dyan, di ba? Kaya ako hindi ako believe sa street preaching, na nakikita tayong mga street preaching dyan, may sigaw nila yung mga tao, magsisi na kayo, magsisi na kayo, magsisi na kayo. Bukas ulit, next week ulit, magsisi na kayo, ganyan, 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 ganyan. Pag tinanong mo yan, ilan na, God, ilan na naligtas? May naliligtas ba sa ganon? Hindi nga kita maintindihan eh, ano pinagsasabi mo dyan? So kaya dapat tayo maging bold. Una, dapat para makapakinig sila. Pero pangalawa, para maintindihan nila. Kasi katulad yan, kaya tayo, yan, yung mga anak dito, mga bata-bata. Dati mahihiyain nga po ako. Hindi naman ako worker sa church. Pero naiintindihan ko na kailangan ng mga bata makapanagsalita ng Diyos. Kinakausap ko yung mga magulang yan. Kahit ang lalaki niya, kahit sino pa yan. Kasi alam ko yung tama para sa kanila. Amen? Amen. At, hindi lang pwedeng isang linggo, dalawang linggo. Paano tatalino yung mga batang yan? Yan, pagpapaalam mo sa magulang yan, dapat tuloy. Para yung ibang mga bagay na sa patungkol salita na Diyos na mahirap maintindihan, kailangan nilang maintindihan, marinig ng marinig ng marinig ng marinig. At,
Pag hindi tayo bold, di ba tayo, wala tayong confidence sa sarili natin, na ipapahalam ko sa magulang, huwag na. Dito na lang sila, kausapin ang mga bata lang. Di ba? Huwag mo lagay sa YouTube yan. Ako, mga mapahiya ka dyan. Sasagot dyan. Mali yan, mali! Dito lang kami. Hindi pwede yun. Para, ngayon ako, but personally, kaya ako napunta ng baptism eventually, bukod sa may nag-share nga sa akin, tsaka kay mamayan, ino-observe ko lahat, tinatanong ko lahat. So, paano ko malalaman at maintindihan na ito yung tamang pananampalataya kung hindi naging bold yung mga nagturo din sa akin? Dapat malaman kasi katulad yan, makikinig ka ba sa taong di, ano, confident? Hindi, kaya nga yung mga magaling magsalita, lahat yan, talagang tinitingnan ka sa mata. Isa yan sa mga technique nila. Pero again, normal na yan sa'yo pag talaga may confidence ka eh. Hindi mo kailangan turuan yun eh. Kailangan mo turuan yun? Titingnan mo sa mata, malamang. Kasi inakausap ko eh. Alam ka nung tingnan ko sa paa, di ba? Hindi mo kailangan turo yun. Pero, gusto ko sabihin dito, pwedeng natin baliktarin to. Ikaw ay magiging bold kung ikaw ay may pangunawa. Paano sabi ko kanina. Amen? Sabi sa verse 5, sabi dyan, oh, and is now revealed unto his holy apostles and the prophets by the Spirit. Alam nyo, hindi marireveal yung mga bagay-bagay kung wala tayong boldness. Hindi mangyayari yun, maniwala kayo. Yung iba, bablankoin ka na agad. Uy, si na din daw, may Bible. Share-sharean daw ako. Eh, takot, parang takot siya eh. Palagi mo, maniniwala sa'yo yun. Di ba? Mararamdaman nila yun, yung takot mo. Sabi nga nila, yung mga aso, ganyan daw yan. Pag alam nilang takot ka sa aso, lalong, takbo na, di ba? Eh, yung aso pa naman, kinukumpara sa mga kalaban ng Diyos. Mga wolf. Mga bakla, ganyan. So, dapat di ka takot. Men? Sila matakot sa'yo. Bakit? Akampi mo Diyos eh. Sinong takot dito? Basta matatapang mo. Kasama ko Diyos eh. Tapos, salamat yung si Pastor dito rin last week. Alam nyo, hindi kami close niya. Pero nung talagang nakita ko yung andun yung ano niya, suporta niya. Sabi ko, sige, go na to. Kasi talagang sinuportahan tayo. Ibig sabihin, alam niya yun, lalo sina ano, nung in-ordain ako, talagang tinira ako eh. Pero nung binigay na nila yun, ha, yun na. Salamat sa Panginoon. No? So, yan, kaya pag nagtuturo tayo, mag-soul winning tayo, dapat naintindihan mo para sila'y makakinig, para sila'y maunawa din. Number 3. Ito, again, nagkukwento lang si Paul. Nagtuturo siya. Sabi niya dito, whereof I was made a minister according to the gift of the grace of God, given unto me by the effectual working of His power. So, again, maraming ibig sabihin ito, pero focus lang tayo sa ating topic. Making bold. So, ano daw yung nangyari dito? So, siya ay tagapaglingkod lang po, no? Hindi ko na nabanggit dito, pero mamayang hapon na lang. So, si Paul, sino nakakita ng estatwa ni Paul dito? Dami dyan, di ba? So, minsan pa iniisip natin si Paul eh, kasi matapang nga, kasi nga, ganyan nga, apostol ka eh. Pero alam nyo, bago siya maging apostol, ha, bago siya itaas, bago siya kilalanin, wala siyang pinagkaiba kay Pastor, kay Brother James. Alam nyo ba yun? Ginagawa lang niya yung dapat niyang gawin. Pero sabi dito, binigay sa kanya ng Diyos yun by the effectual working of His power. Nakita ko dito, pag effective ka, kaya number 3, ministers will be effective. Okay? Pag may boldness ka, sigurado ka sa ginagawa mo, sa iniisip mo, sa sinasabi mo, magiging effective yan. Amen? Pag ganyan ba yan, Pastor? Sabi nila, ganyan. Hindi ka sigurado, hindi effective yun. Walang makikinig, walang maniniwala sa'yo. Kaya dapat bold tayo. Ibig sabihin, again, ang prerequisite ng boldness na banggit natin kanina, aralin mo muna. Pag sigurado ka yan, sinabi sa'yo ng Diyos, tatanong ka ba? Misa, pag nangihina ka, tatanong, Lord, yun ba talaga? Okay lang din yun. Pero, pag sigurado na, takot ka ba rin? Hindi na. Kaya dapat, tuloy lang, tuloy, tuloy. Ngayon, naka-3 years na tayo, tutuloy ba tayo? Okay na yun.
May mga ganun po, yung ibang maniwala kayo, kaya sa nakakatisod ng mga to. Yung ibang balak lang nila para sa pabaho ba? Kaya lang ako dito para stepping stone. Pagkatapos na, mag-resign na ako, punta ako sa iba. Yung balak nila sa buhay nila, kaya ando sila, hindi pang matagalan. Kaya nakakasal, di ba? Kahit yung pag-office mate mo ganyan, sasabihin pa sa'yo, iyabang, may mga nami taong ganyan, iyabang eh. Dito lang naman siguro, matatagal ako dito mga 2 years, 3 years. Diba? Sasabihin mo pa yon. Hindi effective yun. So, ang effective talaga pag alam mo, you are there for the long run. Hanggang mamatay ka na. May church dito ngayon, dito mawawala katulad ng ibang alam natin. Kilala kami doon, yung isa nung nag-support doon. Dati akong pastor. May sabihin nun. Ano nangyari? Maintindihan kita kung dati kang teacher, naging businessman ka, okay lang yun, walang problema kasi, di ba? Kaya dati akong, police. Ngayon, ako'y businessman na, di ba? Madalas naman ganun ang, kasi tayo nagtatrabaho lang naman tayo para kumain, di ba? So, pag medyo pwede ka nang mag-shift sa iba, okay lang yun. Pero paano kung pastor ka? Dati akong pastor, ngayon, businessman na ako, ha? Di ba? So, mangyayari noon, yung mga taong nag-preach mo ngayon, salit na mag-effective, ah, kaya naglilingkod sa Diyos to ay para, alam mo na, matuwa ang Diyos sa kanila. Nako, baliktad. Hindi magiging effective yung boldness mo kung pineke mo lang. At bandang huli, ang balak mo pala, ibang bagay. So, dyan muna tayo mamaya. Yung 4 and 5, doon tayo magtatagal. Okay? Bigay ko na sa inyo yung number 4 is riches of Christ is wasted. Okay? Kaya tayo dapat maging bold kasi sayang yung kayamanan ng Diyos. At pag sinabing kayamanan, hindi lang pera yan. At number 5, pang balance lang, may boldness ka pero dapat humble ka. So mamaya, tutuloy natin mamaya ang hapon. Amen? Amen. Well, let's pray, Lord. Salamat at pinagpala nyo, Lord, ng aming pag-aaral. Salita nyo, Lord, we pray na manatili po sa amin ito, Lord, maintindihan namin na dapat kami maging bold katulad ng lahat ng lingkod nyo po, especially mga preacher, Panginoon, mga soul winner. Sila pa'y bold in the faith dahil alam nila kung saan sila nang galing, alam nila kung anong mensahe nila galing sa inyo. So I pray na makuha namin ito, Lord, yung mga medyo mahihain sa amin, Panginoon, maintindihan namin na hindi kami maging effective kung masyado kami mahihain, hindi kami pakikinggan, hindi maintindihan kami kung kami pa'y mahihain. Panginoon, we pray na kayo po'y develop nyo po kami, Lord, as we follow you habang umatid kami, yung mga mensahe na napakinggan namin, yung activity namin, Panginoon, soul winning, mag-develop, Panginoon, personality ng mga bata, maging matabang sila sa tamang paraan, sa tamang panahon, Panginoon, sa tamang oras, Panginoon, sa tamang tao, mga kausap namin, Panginoon. So, I pray na kayo po lagi ang gilis sa amin. Basbasan nyo rin po aming pagkasalusaluan. Maraming salamat sa mga bisita namin. Mukhang willing po sila mag-church. We pray na balayan nyo rin po, Lord, sila. Mamaya soul winning namin ang choir practice, Panginoon, kayo pang balating.